Welcome ulit dito, no? So addition na lang ng sample problem on reverse curve. So basahin lang natin yung sample problem. Two tangents of a reverse curve converge at an angle of 30 degrees. The bearing of the common tangent is south 50 east. The second tangent is directed due east, and then the length of the common radius is 360 meters. If PC is at station 10 plus 500, determine the stationing of PT. So madali lang to, no? Kasi given na yung common radius natin, which is 360 meters. Common radius, ibig sabihin yan is the same lang yung R1 tsaka R2. Kaya wala na tayong nilagay dito sa figure natin na R1 tsaka R2. Puro R na lang kasi equal lang yung radius natin for the first and second curve. So dito sa figure natin, mapapansin na ito yung ano, no? Ito yung bearing ng common tangent. So this line is the common tangent. Ito yung length ng T1 plus T2. Tapos yung green naman na lines na nandito is the length of curve natin for the first curve at saka yung second curve. So meron tayong LC1 at saka LC2. And then the station 10 plus 500 is dito sa PC natin. Tapos pinapahanap dito is the station of PT. Okay, so unahin muna natin yung mga equations kung paano ba natin makuha yung station PT. So para makuha natin yung station PT, kailangan lang natin i-add yung length ng curve ng first at second curves para makuha natin si PT galing dito sa station PC. So we have station PT is just equivalent to station of PC plus LC1 plus LC2. Tapos solve natin si LC1 at LC2. Alam natin yung general equation natin for arc length is just R theta. Ibig sabihin for LC1, equation natin dyan is R since equal lang naman si R1 at si R2, and then we have I1, tapos co-convert lang natin, no? 180 degrees para mawala na yung degrees na symbol ni I1. Similarly with the LC2, ganun din, no? Para yung R lang yung gagamitin natin, tapos we have I2, tapos i-co-convert natin siya into radians. So based dito sa equations natin for LC1 and LC2, ang kailangan lang natin dito na makuha is si I1 at si I2 kasi given naman si R, which is 360 meters. So based dito sa figure natin, pwede natin i-solve si I1 at si I2, no? Pinakamadaling makuha natin dito is si I2, no? Kasi based dito sa figure, ito ay 90 degrees and then we have 50 degrees dito sa baba, no? Ibig sabihin, this one is 40 degrees. So ito na agad si I2 kasi yung ito yung angle of intersection ng second curve natin, which is equivalent to this one, no? So equal lang yung dalawang angles na yan. Tapos si I1 naman kukunin natin, gagawa tayo ng line dito, no, para lang ma-analyze natin. So if this is 90 degrees tapos meron tayong triangle ito, no? Ito yung malaking na triangle. So we have 90 degrees dito sa vertex na to, tapos 30 degrees dito. So ibig sabihin ito ay 60 degrees. Tapos alam natin this one is 50 degrees. Therefore yung matitira is just 10 degrees, which is equal lang siya dito, no. Tapos ito na yung I natin. I1 equals 10 degrees. And yun yung relationship na to, is actually established yan for reverse curve na yung angle of convergence is just equivalent to the difference ng I2 minus Y1. So meron tayong angle of convergence na 30 degrees. That's actually equivalent to 40 degrees minus 10 degrees. Yan. So double checking lang yung ginawa natin na pag-analyze ng mga angles. Okay? So meron na tayong I2 tsaka I1. So pwede na natin i-solve si LC1 and LC2. So diretso tayo dito sa LC1. We have 360 meters times I1, which is 10 degrees, times pi divided by 180 degrees. So magka-cancel ngayon yung degrees, meters lang yung matitira. And then we have LC2 is just equivalent to 360 meters times 40 degrees times pi divided by 180 degrees. Magka-cancel yung degrees ulit. Tapos meters na lang yung matitira. Tapos dito sa calculator, 360 times 10 times pi divided by 180. So that's 62.83 meters. Yung pangalawa naman, we have 360 times 40 times pi divided by 180. We have 251.33 meters. So yan yung value ng LC1 tsaka
LC2. Tapos idadagdag lang natin yung dalawang values na yan sa station natin sa PC, which is 10 plus 500. Ito yan, no? So, yun. Madali lang, no? So, we have station PT. It's just equivalent to 10 plus 500 plus 62.83 meters plus 251.33 meters. So, we have station PT. It's just equivalent to, dito tayo sa calculator natin. So, that's 10,500 plus 62.83 plus 251.33. That's 10 plus 814. Okay, so 10 plus 814.16 meters. So, understood na yan na naka-meters na yan. No? Yan, so yan yung final na stationing ng PT or yung point ng tangency. So, madali lang, no?